Back to Everyday Kath. So ngayon, ang makikita nyo ay si Mean Bernardo, hindi si Kathryn. Ang episode niya ngayon is about studio na pinagawa ko. Well, matagal na namin balak kasi ang magkaroon ng studio. Pero balak na ngayon, akala ni Kathryn, wala akong ginagawa for that. Pero since nung October, nakausap ko na ang kanyang architect, ang kanyang contractor para tulungan ako kung paano namin mapapagawa itong studio na hindi nalalaman ni Kat. So, ganito lang yon. Nagdetalye lang ako kung paano ang itsura ng isang studio. As simple lang siya. Then, dumating yung time na pinapunta ko yung contractor sa shoot namin. Nagulat pa nga si Kathryn, oh, ba't nandito siya? Wala na, daan lang, sabi ni Aaron. So, si Aaron kasi yun ang contractor namin mabait. So, pinakita ko lang sa kanya, oh, ganitong kasimple lang ang gagawin mo. Mukhang hindi ako satisfied dun sa mga nangyayari. Isang kakutsapo ko dito, si John Valle. Sabi ko kay John, though yung mga glamping niya, alam yung bala ko, alam yung pinagagawa ko. Then, sabi ko kay John, John, pag may meeting kami every Monday, meeting namin sa house na pinapagawa nga. So, baka naman pwedeng tulungan mo ko. Bakit? Sabi niya, kasi pupunta tayo dun sa studio. Yung studio, parang typical siya na parang bodega lang, then pipiturahan lang ng white, ganyan. Sabi niya, naku mami, hindi na ganyan ang gusto ni Kat. Gusto niya yung maraming bintana, may mga French window, yung mga natural light kailangan pumapasok. Sabi ko, hindi ba ang studio? Parang bodega lang. Like yung mga pinagsishootan natin. Pero iba gusto ni Kathryn. So, ang ginawa ng contractor at ng kanyang architect right away. Drawing o ganyan. Another meeting. Nasira yung pinagawa ko. So, binagbag lahat. Yung tinaas lang dapat yung yung kisame niya. So, bawat side nilagyan na binutasan. Then, nagkaroon na ng mezzanine and all. Then, pumasok na yung interior designer niya. Sabi niya, oh, tita, I will help you na para nun magkaroon ka ng peace of mind. Supposed to be, ibibigay ko sana to sa last birthday niya kasi 25th birthday niya. Hindi siya nakapag-enjoy kasi eto na naman, lockdown na naman. Kinausap ko si Daniel, sabi ko, DJ, meron akong i-surprise kanya, tulungan mo ko. So, alam ni DJ yung mga pinagagawa ko. Minsan, pinupuntahan ni Daniel yon. Siyempre, hindi alam ni Kathryn bakit gusto ni Kath ng studio. Yun ang naisip namin kasi napapansin namin, especially dito sa Quezon City, kukunti ang studios dito. Nag-decide na ako na gawin to kasi para meron tayong place para sa mga small gatherings. So, pwede na to sa kanyang commercials, sa pictorials, and small specialty sa TGIS niya. Pa, diba? And also, Daniel, dito ka na din, ha? Last May 22, nag-decide na ako na bigyan na siya. Ibigay ko na yung surprise na to. Kahit hindi pa ganun totally finished, ang tinawagan ko yung mga glamping niya, yung mga kakutsabo ko dito sa studio na to, kung paano ito mabubuo. And especially si DJ. Sabi ko, tulungan mo ko, kailangan kong i-surprise na to. Kasi baka May 25, aalis kayo, wala na. Then, panay-shoot na kayo. So, this is only the right time siguro. So, eto na nga. And it happens. Para malaman nyo kung ano yung sinasabi kong studio, yung gift ko for her 25th birthday, eto na! Watch this!
It's a surprise. Ba't ka nakapot eh, kung hindi mo alam? Hindi ko alam! As in! Kasi requirement dapat nakapot eh. Hindi ko alam makeup ha! Ang ganda! Oh my God! Si Sandro! Hi Sandro! Nag-support pa siya sa'yo! Oh my God! I am a studio! Can you believe this, Jim? Okay, so this is the dressing room. Jamie, nadulas ka dito, di ba? Yeah! Tapos every time sa ko, James, may studio. Pero ang kala ko, hindi dito. Somewhere in between QC or Makati. I can't believe it! Oh my God! Originally, dapat birthday mo isusurprise ka ni Mami. Hindi kaya umabot. Hindi umabot. Oh. Kasi nga, pero may mga lockdown. Oh. So, bawal yung mga limited yung taong pwede gumawa. Kaya nasilay ng nadilay. First time ako sinurprise ni Dish, hindi siya nag-fail. Parate hindi siya makakeep ng surprise eh. Sobrang zero idea. Tapos kanina, sabi ko, ano bang sotin ko? So, nag-ano lang, tapos di na ako mag-ayos, naka-mask naman. Kala nga namin, hindi ka pupunta. Sabi ko, paano kung sumakit yung katawan ni Kathryn? Bahala, hindi ako makapos. Ano hours kayo nandito? Three. Oh my Before God! Before 3, dapat nandito. Ah, kaya nagpalit din siguro si Dish. Welcome sa first customer ng Net Kathy. Oh my God! Oh my God! Oh shit! Acting ko pa kanina. Bakit may ganito? Dun sabi ko naman sa kanya, ano yan, for, ano? Garahe. Pero ba't nakuwi to? Ano niya rin to? Binigyan natin ng top caliber acting na talagang hindi malalaman na meron tayong surprise. Zero idea. Super. So, pumupunta ka here. Ano kaya hindi mo ako pinapunta last week nung nag-rasp pa tayo. Sabi mo maraming tao. Marami talagang tao ginagawa ito. Last week naman kami na sabi niya, huwag ka pumunta, maraming tao, that's why. Sadong maalikabok, oh maraming my tao. God. Ginagawa yung secret studio mo. So you're gonna shoot here also na for your shoot. Dito na. Let's see. Dito na tayo mag-shoot ng next episode mo na. That's why yung actus tinatanong pa niya, oh, dami. Sabi mo ay isa. Why isa? Pwede ba kami mag-meeting nila family? Kahit saan niyo gusto. Dahil pinag-ayos mo pala ako ng konti. Chacha, Kat, anong papangalan mo sa studio mo? Hindi ako. Anong papangalan? Comment down below, you know, if you have suggestions. Hindi lang ako makapanin. Picture lang daw tayo dito. Okay, photo. Okay. Smile down!